Alam na alam ng karamihan na madalas angat ang laro ni Kay Soto sa loob ng paint dahil sa kanyang tangkad at palagi nga na nabibigyan si Kay ng mga dirty tactics o play sa loob ng paint para makasabay ang kanyang ka-match-up sa height advantage na meron siya. Kagaya na lamang dito, halos takedown na sa rugby ang depensa sa kanya, talagang sinisigurado na walang tira si Kay para sa easy basket at madalas nakakalusot ang mga ito mula sa mga referee at dito naman nagsisimula na magbago o maapektuhan ang laro ni Kay dahil sa mga imbalance na tawagan ng mga referee. Maraming pagkakataon na nakita natin na sumasabit ang kanyang defender sa katawan o sa kamay ni Kay Soto at meron ngang mga play na kung saan nakakalusot ang mga ito. Dito nga tinulak si Kay sa likod at dapat ay technical ang tawag dito dahil na rin sa pwedeng maka-injury nga ito, lalong lalo na kung mataas ang talon ni Kay Soto. Kita naman nawalan ng balanse si Kay pero nagawa pa rin niyang may pasok ang kanyang tira, meron pang free throw para sa 3-point play. Ito ang madalas na mangyari kay Kay Soto kagaya ng sa play na ito na hindi gaanong tinatawagan ng referee, pisikalan at tikitan ang depensa ng kanilang kalaban at sa pagkakataon na ito ay merong foul pero madalas nga ay hindi rin pumipito ang referee kapag ganito ang klase ng depensa kay Kay Soto. Punong-puno ng body contact pero walang foul na tinatawag ang referee. Dito naman talagang hinila ang kamay ni Kay Soto ng kanyang defender pero pasok pa rin ang tira, may kasama pang foul. At sa pagkakataong ito ay kitang-kita talaga ang paghawak ng kanyang defender kaya tinawagan ng referee. Narito ang isa lamang sa mga plays ni Kay Soto na kung saan talagang nabibigyan ito ng mga foul sa loob ng paint at minsan talagang hindi magkakaparehas ang tawag ng mga referee sa bawat laro. Kagaya dito, talagang physical ang defender ni Kai, kitang-kita ang height advantage ni Kai at talagang depensa na may pagka-wrestling ang ginagawa sa kanya. May tawag ang referee dito pero madalas na kapag ganito ang ginagawa kay Kai Soto ay hindi pumipito ang referee. Isa ito sa palaging reklamo ni Kai sa mga referee, yung labis na physical contact na hindi naakma sa larong basketball. Kitang-kita kung paano banggain at bigyan ng body contact si Kai Soto kagaya na rin sa play na ito. May tawag ang referee, foul na naman pero madalas natin na makita na hindi tinatawagan ng referee ang ganitong klase ng depensa at pagbangga kay Kay Soto. Ilan lamang ito sa mga plays na nakakalusot sa mata ng mga referee kaya minsan gustong bumawi ni Kay Soto pero siya ang natatawagan ng foul. Nababaliktad ang sitwasyon, yung merong height advantage pa ngayon ang nadidihado dahil sa maling tawag na ibinibigay ng mga referee sa laro. Kagaya na lamang dito, napapatawa na lamang si Kay dahil parehas lang ang kanyang ginagawa laban sa mga import pero siya pa ang natawagan ng foul. Pwede nating sabihin na ang tawag ng mga referee ang inconsistent at hindi ang laro ni Kay Soto pero kahit na ganun pa man ay walang tigil ang sunod-sunod na double-digit scoring ni Kay sa kanilang mga laro. Madalas nga na ganito ang ginagawa kay Kay Soto at pwedeng maka-injury ang ganitong klase ng foul, tinutulak mo ang isang player na papatake off na para sa isang dunk o layup. Angat-nangat ang laro ni Kay Soto laban sa mga locals ng Japan at nakikipagsabayan, tapatan naman ito laban sa mga import na naglalaro. Sa Japan B1 B-League, ito ang sinasabi ng kanyang stats, magkakasunod na double-double ang kanyang nagawa laban sa mga import na kanyang nakaka-match up. Kahit na imbalance ang tawagan, hindi consistent ang mga referee ay nakakagawa pa rin si Kay Soto ng double-digit scoring sa kanyang mga laro.